mga ka-Advent Media page. So, ikaw ba ay nakaranas ng reuse content? No? Dito na, sa channel ito, ituturo ko sa iyo. Tayo, palagoy-ligoy pa, akin ay ibahagi sa inyo. So, bago ka mag-apply sa monetization, dapat umabot ka muna ng 1,000 subscribers at 4,000 watch hours or WH. So, kapag maabot mo na yan, pwede ka nang mag-apply sa monetization. Yuhuu! At pagkatapos niyan, ay doon mo i-apply, o kaya sa cellphone ka mag-apply, o kaya sa laptop, no, ang iyong gamit. Kung cellphone, mostly cellphone. Kaya punta ka sa cellphone, at gayon sa Google, tapos pagpunta mo sa Google, mayroong tatlong, no, tatlong dot dot dyan. Dyan mo pinutin, tapos iset mo ng desktop site. Pagkatapos sa naset mo ng desktop site, ay ilagin mo ang iyong YouTube channel. Pagkatapos punta ka sa YouTube channel mo, no? Pagpunta na sa YouTube channel mo din sa Google, tapos customize channel, pindutin mo. Pagkatapos baba ka sa dollar sign, punta mo sa dollar sign, i-apply mo. Tatlong, apply dyan, tatlo. Yan, step 1, no? Apply ka sa iyong, ano? YouTube, pilapan mo dyan yung lahat ng mga, ano mo, mga info. And step 2 ay sa Google AdSense. Yan, lahat yung address mo at information din. Pag step 3 ay i-apply mo din yan, tapos to review. So, within 24 hours mag-apply, mag-antay ka. No? Kaya mo man siguro mag-antay, diba? Sanay ka naman mag-antay. Ngayon, pag ganun yan ay within 1 month, now within 24 hours ay malaman mo na ang result kung na-approve o wala. Pero kung hindi ka na-approve, yan, mayroon problema, reuse content. Yan. Ang reuse content, either pag tingnan mo sa analysis, ay wala ka naman copyright, wala naman ka strike, kaya paano nga ba ka problema? So yung mga background video mo na hindi sa'yo, mga ano din, anong tawag yan, mga background music, ay alisin mo, try, delete mo, try, o kaya i-hide. So, i-hide mo yan, o kaya, delete, or kaya, tapos, ang iyong mga thumbnails, ay ayusin mo din. Thumbnails mo, ayusin. Tapos, yung cover photo ng YouTube, no? Alis, ano mo din, ayusin mo din na ma-identify na sa iyo yon. Pagkatapos na ma-apply mo yan, mahintay ka naman ng 1 month, no? At i-re-apply. Kagaya sa akin, August 8, na disapprove ako. So, nag-aantay ako ng 1 month, September 8, ay doon na ako na nag-reapply at na-approve pagka 24 hours. So, ang saya-saya ko sapagkat ay partner na ako ng YouTube program. Kaya, dapat pala ang gawin natin is gamitin natin o pagsikapan natin na ang ating mga videos ay hindi mga re-upload, hindi mga, ang mga music ay hindi mga re-upload din, no? Dapat pala ay atin ding gamitin yung mga no copyright claim. No, no copyright claim. Kaya may, sa YouTube, mayroon namang mga background o mga music na kailang pinoproduce, i-download mo na lang at yun ang gamitin ng background. So, kapag magamit ka din ng background, no, dapat pala ay 5 seconds to 8 seconds lang. Kapag lumagpas pa dyan, ay maging copyright claim or kaya ma-reuse content kapag apply mo. Kahit nga wala kang copyright claim, pero pag apply mo, may tendency na may ma-reuse content ka. Gayon din sa video, no? Kapag re-upload ka, yan, kung wala kang copyright claim or kaya magkaroon ka ng tinatawag na video copyright strike or strike, so doon problema pag apply. Kaya masayang talaga ang oras mo diyan. Kaya gamit, kapag ikaw simula pa lang ng iyong YouTube, ay talagang gamitin mo yung sarili mo talagang pinagsikapan na video. No, video. Huwag yung mga copyright. Maging copyright ka. Lalo na dyan, delikado talaga yung mga minus one. Maawit ka, minus one. So, may tendency na pag-apply mo na magkaroon ka ng reuse content na hindi ka ma-approve sa YouTube partnership program. Kaya, kung yung gagawin ay yung sariling sikap, ay gawan mo nang hanggang sa ngayon, maaga pa, no? Iyon ang ano, iyon ang i-review sa iyo. Malaman mo 'yan kung meron kang mga video na hindi sa iyo, background na video na hindi sa iyo. So titingnan mo 'yan ngayon. So hanggang maaga pa.
Kaya pagdating ng pag-apply na, hindi kayo magka-problema. Approve ka agad. Kasi tayo yung mga small YouTuber, ay dapat talaga natin magsikap na humanap ng content na sariling atin, na hindi talaga tinatawag na hindi ma-reuse content sa pagdating ng araw ng apply. So, maraming salamat. Sana meron kayong natutunan sa video na ito. Please, like, subscribe, and click the notification bell at mag-iwan ng comment sa mga improvement sa video. God bless!